Hey guys, for today's video ay ituturo ko kung paano mag-create ng account sa PLDT through their website. Una ay pumunta lang sa website ng PLDT, then i-click ang create account. At fill outan ang mga lalabas na information tulad ng email address, first name, last name, at mag-create ng password nyo para dito. After that, click register at pumunta sa inilagay nyong email address to confirm na gumagana nga yung email address na inilagay ninyo. Then click nyo lang yung click here to validate your account. So ano nga ba ang kahalagahan na may account ka sa website nila? Una, easy access information. Mas mabilis at madali mong maa-access ang iyong billing statements, account details at iba pang serbisyo na konektado sa PLDT. Pangalawa, self-service options. Mayroong mga online self-service tulad ng pagbabayad ng bills, pagpapalit ng mga serbisyong inirereklamo, at pagsusumite ng katanungan. Ngayon naman ay subukan natin mag-login kung gumagana nga ang create nating account. Bumalik lang kayo sa website upang mag-login. Sa pagla-login, ilagay nyo lang yung email at password na create nyo kanina. Para ma-view ninyo ang inyong billing statement ay sundan nyo lang ang video na ito. I-click nyo yung My Own Wi-Fi at doon nalalabas sa itaas yung billing statement. Mahirap itong makita dahil wala siya doon sa home. Kaya pinindot ko pa isa-isa yan para lang hanapin yung billing statement nila. Kaya klinik ko pa isa-isa yan para lang makita kung saan nakalagay yung billing statement. Dito ay pwede nyo rin baguhin ang inyong billing statement email address kung saan masasend yung inyong billing. At ang pangatlong kahalagahan na may account ka sa website nila ay real-time updates. Makakatanggap ka ng real-time updates sa mga serbisyong PLDT, estado ng pag-aayos ng network at marami pang iba. Pang-apat ay convenience. It's more convenient to access all PLDT-related information and services through an online platform compared to traditional methods of communications. And last, number 5, security. The online comes with security features like password protection and other measures to safeguard your information.